Hello everyone, kumusta po kayo? I hope that you are all doing good. Very recently, naging laman po ng balita ang pag-file ni Marietta Subong o mas kilala bilang Pokwang ng complaint upang maipa-deport ang kanyang ex-partner na si Lee O'Brien sa Bureau of Immigration ng Department of Justice. Base po sa balita, ang tinutukoy na dahilan ng pagpapa-deport ay ang pagkakaroon lamang ni O'Brien ng tourist visa at wala umano siyang work permit or special working permit o work visa sa Pilipinas. It is an interesting case dahil kung totoong walang special working permit si Lee O'Brien, he could not legally work or do business in the Philippines unless there are other circumstances that could legally justify it. And since nakasampa na po ang complaint sa Bureau of Immigration, aabangan po natin ang development sa kasong ito. Pero ano ba ang deportation proceedings? Sa context po ng kasong isinampa ni Pokwang, and to simplify it, ito po yung removal or sending back of an alien to the country from which he came as a measure of national police and without any implication of punishment or penalty. Sa madaling salita, paaalisin siya sa Pilipinas at pauuwiin siya sa bansa kung saan siya nanggaling. Pwede bang maaresto at ma-detain si Lee O'Brien sa kasong ito? Ang sabi po ng Korte Suprema, in a number of cases, pwedeng maaresto ang isang respondent sa isang deportation proceedings kung may deportation order na. Hanggat wala pa, he might just be required to post a bond o piyansa to secure his attendance sa mga hearings niya. Ano-ano ba ang mga grounds para ma-deport ang isang alien o foreign national? Ang batas po natin dito ay ang Commonwealth Act No. 613 or CA613 o ang Philippine Immigration Act of 1940. May kalumaan na po ang batas na ito kung kaya may panukala po sa Kongreso na i-update na po ang batas na ito, and recently, pumasa na ang bill on the third reading sa lower house and hopefully pumasa din po ito sa Senado at tuluyan na maging batas. But for now, sa ilalim po ng Commonwealth Act No. 613, ito po yung mga grounds for a deportation of an alien or foreign national. Una, kung ang alien o foreigner ay pumasok sa Pilipinas after the effectivity ng Commonwealth Act No. 613 sa pamamagitan ng false at misleading statements, meaning hindi totoo ang mga idiniklara niya sa immigration, or nakapasok siya ng Pilipinas na hindi dumaan ng inspection at admission ng immigration authorities sa designated port of entry. Pangalawa, kung ang alien ay pumasok sa Pilipinas after the effectivity ng Commonwealth Act No. 613 at hindi siya admissible noong panahon na siya ay pumasok. Pangatlo, kung ang alien ay na-convict at nahatulan ng isang taon o mahigit pa na sentensya para sa isang krimen na may kinalaman ang moral turpitude at na-commit ang crime na ito sa loob ng 5 taon magmula nang siya ay dumating sa Pilipinas, o di kaya na-convict siya ng mahigit sa 1 beses. Pang-apat, kung ang alien ay na-convict at na-sentensyahan dahil sa paglabag ng batas tungkol sa illegal na droga. Panlima, kung ang alien ay nagsasagawa ng prostitution o siya ay nanunuluyan o naninirahan sa isang bahay kung saan isinasagawa ang prostitution, o siya mismo ay may kinalaman sa pamamahala ng house of prostitution, o di naman kaya siya ay isang bugaw. Pang-anim, kung ang alien ay naging pabigat o pasanin sa publiko o gobyerno at ito ay nangyari sa loob ng 5 taon magmula nang siya ay dumating sa Pilipinas at ang dahilan nito ay hindi naman nagsimula nung siya ay nasa Pilipinas na. Pampito, kung nilabag ng alien ang limitation o condition sa kanyang pananatili sa Pilipinas kung saan siya ay pinapasok bilang non-immigrant, ito yung nakikita kong ground na ginamit ni Pokwang sa kanyang reklamo laban kay O'Brien. At pangwalo, kung ang alien ay naniniwala, nagbibigay ng payo, nag-a-advocate o nagtuturo ng pagpapabagsak sa gobyerno o ng constituted law or authority ng Pilipinas gamit ang puwersa at karahasan, o sa pag-aatake, pag-assassinate ng mga opisyal ng gobyerno o paninira ng mga ari-arian, o kung siya ay kasapi o miyembro ng organisasyon na may ganitong layunin
paniniwala o adhikain o kung siya ay sumusuporta o nagbibigay ng pinansyal na tulong sa pagpapalaganap ng ganitong mga doktrina. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to. Please feel free to share your thoughts and reactions in the comment section below. And if you haven't subscribed to this channel yet, please feel free to do so. I would be happy to have you as my subscribers and partners in this journey. And please don't forget to click on that notification bell icon so that you will get notified of our future videos. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo.